Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ang unang araw ng panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Ito po ang simula, ito ang nagmamarka ng simula ng ating preparasyon dahil padating na nga ang ating Panginoon. Hari nawa, makita po sa ating puso kahit kailan tingnan ng ating kapwa, ng ating Panginoon, ng ating puso, makita Panginoon lamang. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinagaharian. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yung nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas? Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka'y magsisipangatal, wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sino mang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa lingkod mo, na buong tiwalang nananalig sa iyo, iyong tinatanggap. Ang nagsisikap sa mabuting gawa at ang iyong aral, sa mga tuntunin ang ginugunita,
nagagalit ka na ay tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama buhat panahong una. Ang lahat sa amin, pawang nagkasala. Ang aming katulad, kahit anong gawin ay duming di hamak. Ang nakakawangki ng sinapit namin, mga dahong lagas sa simoy ng hangi, tinatanggap ito at pinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw'y aming ama. Kami parang luwad at ikaw ang nagpapalayo. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubisin sa hirap. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas at ang punong ito'y muling pagyayamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinilagumot, iyong pinalakas. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo, iyong pinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit aming pupurihin ang iyong pangalan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga, baka sa kanyang bigla ang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayong araw po na ito ay unang araw ng Advento, first Sunday of Advent, panahon simula ng paghahanda natin sa pagdating ng ating Panginoon. Tatanungin ko po kayo, handa na ba kayo sa dadating na Pasko? Handa na ba kayo? Iba nga lang pinapakita ng mundo, ano? Ang dami na pong Christmas decorations, mga Christmas tree, Christmas light, nagkalat sa lansangan. Christmas songs, maririnig mo na sa lahat ng mga establishment, sa mall, maririnig, coffee shop, maririnig Christmas songs. Christmas parties, mga sasayaw sa mga party dyan, mga kakanta sa inyong mga Christmas party. Ito ang pinaghahandaan. Christmas, malapit na. Ito ang pinaghahandaan ngayong panahon ngayon. Mga kapatid, lahat po ng iyon walang kinalaman sa totoong kahulugan ng Advento, ng pagdating ng panahon. Sa Ebanghelyo, tayo ay maghanda. Maghanda kayo, paulit-ulit. Pero ang konteksto ng pagkakasabi ng ating Panginoon, hindi lang basta-basta. Maging handa tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating. Hindi maghanda kayo dahil malapit na ang birthday ni Jesus. Itong pagdating na sinasabi sa Ebanghelyo, ito yung pangalawang pagdating ng ating Panginoon. At yung pangalawang pagdating ng Panginoon, kailan yun nangyayari? End of days. End of days. Katapusan ng mundo. Hindi dahil birthday ng Panginoon, maghahanda tayo. Maghanda daw tayo dahil hindi natin alam kung kailan tayo susunduin. Mga kapatid, tayo po ay nabubuhay ngayon sa pagitan ng dalawang pagdating. Una, pagdating ni Jesus nung siya'y pinanganak. Ilang years ago yon, 2,000 years ago. At ang pangalawa, ang kanyang muling pagdating, ang kanyang second coming na hindi natin alam kung kailan. So tayo ay nabubuhay sa pagitan ng dalawang pagdating. Sa ngayon, wala pa tayong malinaw na ginagawa para makita ng iba at masabi ng iba na tayo ay handa para doon sa pangalawang pagdating. Kung susunduin na tayo ni Jesus, mga kapatid, isipin po ninyo, kung susunduin na tayo sa darating na Pasko, itong Christmas, December 25, isipin po ninyo ha, yun ang last day, susunduin na tayo. Nakapag-ipon na ba kayo ng mga mabubuting gawa?
sa ating kapwa? Nakapagpatawad na ba tayo ng 77 beses o higit pa doon? Noong tayo ay niyayabangan, nagtimpi po ba tayo o dinaig natin ng kayabangan? Noong tayo ay sinampal, nagtimpi ba tayo ulit o inalok natin ang kabila nating pisngi? Tayo kaya, sa kahuli-hulihan, karapat-dapat ba tayong sunduin? Sa Pasko, iilang araw na lamang, will that be enough for us to be worthy of the Lord? Ilang araw na lang. Mga kapatid, napakagandang pagnilayan po natin ang mga darating na araw kapag susunduin na nga tayo talaga. Ano ang gagawin ninyong paghahanda sa darating na Pasko? Ang pagiging handa, mga kapatid, hindi lang panahon ng Adbyento. Kasi buong taon, maraming mga ebanghelyo sinasabi maging handa din tayo. Hindi lang itong panahon na ito. Palagi dapat tayo nagpapakabuti. Palagi dapat natin pinaghihirapan ang kabanalan. Dahil hindi nga natin alam kung kailan tayo susunduin at kung gusto natin makaabot sa langit, di ba dapat walang kasalanan? Dapat pinaghihirapan ngayon pa lamang. Kapag magawa na nating madispose ang ating sarili, kapag magawa na natin ang mindset natin ng pagiging handa, kuha na natin ang Adbyento. At kapag kuha na natin ang Adbyento, hindi lang dalawang beses ang pagdating ni Jesus sa buhay natin, sa buhay ng tao. Kapanganakan ni Jesus, yung pangalawang pagdating niya, hindi lang dalawa. Kapag kuha na ninyo ang ibig sabihin ng pagdating ng Panginoon, ang pangatlo at pinaka-importante na pagdating ng Panginoon ay dahil sa ating pagiging handa, dadating si Jesus sa ating mga puso. Ito ang pinaka-importante. Ang makita ng lahat na ang laman ng ating puso't isipan, si Jesus. Hari nawa po mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na ito, makuha natin yung sense of urgency na ang paghahanda sa Pasko ay hindi paghahanda sa Christmas activities, hindi paghahanda sa inyong mga bisita, hindi paggagayak ng inyong bahay para itsurang Christmas. Ito ay ang handa tayong sunduin tayo ng ating Panginoon anumang araw siya dumating. Maging handa tayo, mga kapatid. Hindi ko naman sinisira ang Christmas spirit. Pero mas importante at higit naman itong importante sa mga panlabas lamang, mas maganda na kapag tayo ay sinundo, talagang makakasama tayo ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nakatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng Adbyento, dumulog tayo sa Panginoon ng may buong pananalig at pagmimithing tanggapin siya sa ating buhay.
Sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa buong pamayan ng Kristiyano, naway ito ay maging maningning na halimbawa ng tapat na pagtalima sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo, mga pari at lahat ng mga konsagradong tao, naway matagpuan nila sa atin ang kasiyahang kanilang inaasahan habang pinagsisikapan nilang higit tayong mailapit sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Panginoong iligtas mo kami. Para sa mga nahihirapang maglaan ng panahon sa mga bagay na espiritual, naway makatagpo sila ng kakayahang mag-alay ng puwang at panahon para sa Diyos at makadiyos na gawain. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may karamdamang wala ng lunas at malapit ng mamatay, naway maihanda sila ng adbyentong ito para sa kanilang mahalagang pakikipagtagpo sa dakilang hukom. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga may HIV or AIDS, naway patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay bigyan ng pangangalagang tulad ng kay Kristo ng mga taong nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga nanganganib magkaroon ng HIV dahilan sa uri ng kanilang pamumuhay na di naaayon sa turo ni Kristo, nawa ay mapagtanto nila na ang mga utos ng Diyos ay hindi para sila ay paghigpitan, kundi upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya sa mga mapangalipin at mapaglinlang na kaligayahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Para sa mga taong may kapansanan, maging sila nawa ang tampulan ng atensyon at pagkalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Halina, Panginoon, iligtas mo kami. Panginoon, ipadama mo sa amin ang mapagpagaling na bisa ng iyong pananahan sa aming piling. Mapaglingkuran kanawa namin ng buong kagalakan sa buong panahon ng Adbyentong ito. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos at pagkabuhay, kami lumos mong tunay. O Jesus, kami mong
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong sabay-sabay dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petral, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkakasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo muna sumandali para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyari ang pagkaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagkapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collection ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagkapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sabay-sabay po tayo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihan, laging mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.